Rise and shine, Mama Maisy, your RW Lola. So, may gagawin tayo ngayon, pero hindi natin siya matatapos ngayon. May continuation to. So, ito ay part 1 lang. Gagawa tayo ng green chicken tikka. Para maiba naman sa mga curry na ginagawa natin, na usually na nakikita natin, meron tayong yellow curry, meron tayong red curry, meron tayong green curry. So, gagawa tayo ngayon ng tikka. Tikka is like a barbecue. Ito yung mga Indian, pwede nga sa mga Middle Eastern country na grilled chicken. Pero ito, ang gagawin naman natin para maiba ay green. So, today, marination muna kasi hindi natin siya pwedeng lutuin ng agad-agad. Kailangan i-marinate natin siya. So, para mag-sing-in ang marination, gagawin natin ang marination. So, anong kailangan natin? Kailangan natin ng chicken breast. Kuha lang natin siya ng cubes. Cubes. Ayan. Then natin dito. Sa previous videos ko, kung yung mga estudyante, tatandaan nyo ha. Open your eyes and also your ears. Sa previous video, tinuro ko na sa inyo ang proper marination. So, pag kailangan natin, sinunod nyo, gagawin muna natin yung ating kailangan na chicken breast cubes. Pero pwede rin to, kung gusto nyo ng chicken with, yung whole chicken parts, I mean with bones, bone-in, pwede rin. Pero kung gagamit kayo ng chicken bone-in, let's say, dun sa parte ng thigh and leg, kailangan islitan nyo siya. I-slit nyo yung parte ng may buto para yung marination ay papasok doon sa meat. At yung breast, first, lagyan nyo ng insert para papasok ang marination. Pero pag itong chicken breast, okay lang na itakas natin siya ng cubes. Bukas sa iaano natin to. Ang tikka, mas flavorful siya kung gagawin natin ng char grill sa uling natin siya iihaw. So bukas mag-iihaw tayo sa uling. Hindi natin siya gagawin sa oven, gagawin natin siya sa uling kasi kailangan natin sa tikka. Ang nagbibigay ng lasa ay yung smoke na nanggagaling dun sa uling. So, bukas, magpaparingas tayo ng uling. Sabi na ako bukas, diyan ko nakuha yung allergy ko. Kasi noon, everyday ako nag-barbecue. Talagang, ang ginagawa ko char grill. So, ganito lang karaming gagawin natin kasi hindi naman pala kayo itong mga to, mga taco mata lang itong mga tao dito. Kasi maraming food. Basta a little bit kung kumain sila. Tikim-tikim na ang lahat sila. Lahat ng pagkain tikim na nila. So, sa dami ng pagkain, nabubusog na rin sila. So, ang proper marination ay kailangan muna natin siyang squeeze ng lemon juice. Ano ang purpose nito? Yung mga nakikinig at salt. Kailangan natin siyang muna i-marinate sa lemon and juice para yung mga pores ng meat ay mag-open at para ma-absorb niya yung marination natin. Yan ang purpose niyan.
yung mga dumadaan lang dito sa aking channel, tatandaan nyo to ha, o yung mga estudyante ko na dyan, hindi pa tayo magkikita ngayon, pag-uwi ko, magkikita tayo, magpe-training tayo, mga walang access sa internet. So, ayan, ganyan siya. Lemon juice and salt and iwan muna natin siya ng kahit na mga ilang minuto. Ayan natin siya mag-rest. I-rest muna natin yung meat. Ang term dyan, rest. You need to rest. And then, ano ang mga kailangan natin? Kailangan natin ng green chili. Ilalagay na natin yung lahat dito sa ating blender. Kailangan natin ng basil, coriander leaves, onion, ginger, garlic, coriander leaves. Kung gagamitin natin ang coriander sa marination, leaves ha, kailangan natin to para maging green siya. So, isasama natin ang together with the stem. Huwag lang ng ganyan. Lemon juice. Yogurt, pwede ng 2 tablespoons. And then, yung ating mga, hindi na natin siya lalagyan ng red chili kasi meron tayong green chili, spicy na siya. So, kailangan natin ng cumin powder, 1 teaspoon. Coriander powder. Lagyan natin ng konting oregano. Pepper. Isa-isa lang yan, ha? Ang ating cardamom. Cinnamon. Mustard oil. At fenugreek or kasuri methi. Lagyan natin ng vegetable oil, 1 tablespoon lang. Hi, Adel! Tapos na Ramadan, so konti-konti na lang ang order. So, kukunin natin yung ating rested chicken. Ay, dito.
So bukas makikita nyo, mag-iihaw tayo sa ulingan. So ito na ang ating rested chicken breast. Imamarinate natin siya. Blend muna natin ito. Paririnig nyo. So magpatay lang yung blender ko. Sabi ko, ang hirap gumamit ng face shield eh. Hindi ko makatikim eh. Pagkala natin ako. Atin siya sa ating bow. So, na-rest na pong ating meat. Ilalagay na natin ang ating marination. So, green siya. Ngayon, kung gusto niyo pa siyang magkulay green, pwede rin natin siyang dagdagan ng parsley, spinach, para lang sa color. Pero bukas natin gagawin yan sa sauce, para yung sauce na green. Lagyan natin ito na basil. So, ganyan lang yan. Ang ating green tikka. Hello! Green barbecue, para maiba naman. Sarap to bukas. Pagkakainin nito, pwede rin siyang parang maiba. Pagkaluto nito, pwede mo rin siyang gawing shawarma. So, instead na yung normal na chicken, curry chicken, pwede itong gamitin mo. Green. Tignan natin. Masarap to. Ito ang part 1 ng ating green chicken tikka. Tomorrow, ang part 2 ay ang pagluluto. So, pagkaluto na ito, isa-serve natin siya with herb rice o pasta. Ano kaya? Pasta with green sauce? Tomorrow, grilled chicken tikka with spaghetti pesto o green sauce. Kahit hindi siya pesto, green sauce. Gawan natin siya bukas ng green sauce. So, para tomorrow ay green-minded tayo. Tomorrow, puro green tayo. So, yun gawin natin. So, for now, part 1, tapos na tayo. Abangan natin ang part 2. Bukas, imamarinate na natin siya ngayon. Thank you, Heather! See you tomorrow! Mag-iihaw tayo sa ulingan! Love you! Rise and shine!